Hi guys! Welcome back sa aking channel, Kakofi. Ito, malaking tanong ito. Payag ka ba na i-extend yung termino ng presidente? Kung sa kasalukuyan, no, si Pangulong Bongbong Marcos, papayag ka ba na mabigyan pa siya ng isang pagkakataon na ma-re-elect? Yan po yung malaking tanong. Comment yes kung papayag kayo at no naman kung hindi. Bakit natin natanong yan, Kakofi? Dahil meron pong mambabatas, nag-file po siya ng bill, no, dyan po sa Kongreso, at ang gusto niya pa, ang gusto niya, no, imabigyan po ng isang pagkakataon ng re-election ang ating presidente. Pero babawasan ito ng isang taon. Halimbawa po, limang taon na manunungkulan ang isang presidente, pero pwede naman siyang ma-re-elect. Ibig sabihin, pwede uli siya tumakbo sa kaparehong posisyon. Ibig sabihin, kung makakadalawang termino siya, aabot po ng 10 taon yung panunungkulan ng isang presidente. Ganoon din po yung ating vice presidente. Yan po yung panukalang batas na nandiyan po sa Kongreso. Ifinail na po yan ng isang mababatas. Ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba okay ito? Sige, comment lang dyan sa ating comment section kung agree kayo dito o hindi. At kung bakit, ilagay dyan na rin yan sa ating comment section. Basahin natin, Kakofi, ano yung nilalaman nitong proposed bill na ito. Actually, headline ito sa kaliwat ka ng pahayagan, ha. Mula po yan sa inquirer.net, ang headline ito, no, House Reso o House Resolution 6, Charter Change to Allow 5-Year Term Re-election for President and Vice President. Actually, kinuha ito, Kakofi, ng iba't ibang pahayagan kasi mainit-init na usapan ito, no. On the inauguration day of President Ferdinand Bongbong Marcos administration, a resolution was filed at the House of Representatives seeking to amend the 1987 Constitution to allow the terms of the President and Vice President to be reduced to 5 years but with one re-election. Actually, matagal-tagal na talaga itong usapin na pagbabago sa ating Constitution, no? Kasi luma na raw ito at hindi na napapanahon yung ilang provision dyan. Dapat na raw pong baguhin itong ating saligang batas, itong 1987 Constitution. At kung sakali man, Kakofi, na mangyayari ito, mababago natin ito, isa sa pinaka isinusulong nila dito, yung provision, pagbabago sa provision na dapat po pagbigyan pa ng isang chance ang presidente at ang vice-presidente na ma-re-elect. Kasi sa kasalukuyan, kapag natapos lang iyong termino, kung ikaw ay vice-president o kung ikaw ay presidente, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kaparehong posisyon, no? So yan yung gustong baguhin nitong provision na ito. Under House Resolution No. 1, Pampanga 3rd District Representative si Aurelio Dong Gonzales, ito yung nag-file nitong petition na ito, Kakofi, ng resolution na ito, no, sought to lift constitutional limits on the term of not just the President and Vice President, but also the House of Representatives and local elective officials. So, malawak itong resolution niya, Kakofi. Sakop din dito yung ating mga mambabatas, no, sa mababang kapulungan, yung ating mga congressman, congresswomen, ay pasok din po sila dito sa resolution na ito. The resolution was filed June 30 but was only made available to media the next day, the first full day of Marcos administration. Tama nga naman, kasi syempre, June 30, no, inauguration niya ni PBBM, syempre lahat ng balita natin dyan ay puro patungkol po sa kanya, no, at hindi ito nabigyan ng pansin, or kung hindi man isinapubliko, parang humahanap lang po ng timing ang dapat na po maglabas nitong panukala na ito. The Constitution currently provides a single 6-year term for top 2 elective posts. Congressmen and elective officials, however, may have 3-year consecutive terms. Yes, correct. A total of 9 years, Kakofi. Halimbawa, ang mayor, no? Pwede kang manungkulan sa loob ng 9 taon, no? Kasi 3 termino yung pwede mong gampanan kung ikaw po ay alkalde. Gonzales said that the landslide victory of Marcos and Vice President Sara Duterte serves as the green light from our citizenry to proceed with the discussion on charter change. Actually, naniniwala ako, no, kasi siguro first 2 years ang administrasyon ni PBBM, magfo-focus muna yan sa economic recovery, and after that ay pwede na natin talakayin yung ibang mga bagay-bagay, no, na importante din naman, pero i-tag natin ito as less important than the economic recovery, no. Pwede na pag-usapan itong charter change. At if you remember, no, itong si Robin Padilla ay mainit din siya dito, no. Gusto niyang baguhin yung ating saligang batas, no, at gawing federal ang ating gobyerno, no, hindi na katulad ng kung ano ang meron tayo ngayon, kasi naniniwala sila na ito yung magiging solusyon para umasenso o umanlad po yung ating Pilipinas. So mapag-uusapan muli itong charter change, definitely mapag-uusapan po yan, pero sa atin, no, doon muna tayo sa economic recovery kasi bagsak po yung ating ekonomiya, no. Siguro sa third year or fourth year, Kakofi, pwede, kasi sinasabi naman ng mga eksperto
kayang mabago ang konstitusyon sa loob ng 3 taon. So pasok pa po sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, it is hereby proposed that the term of office of the president shall be 5 years with a re-election to another 5-year term, a maximum of 10-year term. Thereafter, the president shall be prohibited to be a candidate to any elected post. The resolution read. Tama nga naman. Ito, maganda itong provision. Ito yung pinakagusto ko dito sa provision na ito. Once na natapos mo na yung termino, lalo kung ikaw ay presidente na kakofi, nakadalawang termino ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit na anuman pong posisyon. Tama nga lang naman yan, kasi parang ano din ito eh, delikadesa na lang din ito kakofi. Maliban na lang kung gusto mo pong magsilbi, no? Pero pwede mo naman iyang gawin kahit hindi ka na opisyal ng gobyerno. Pero enough lang kakofi na kapag ikaw ay nakadalawang termino na, total of 10 years, huwag ka na tumakbo sa iba pang posisyon. Tama ito ha, ako agree ako dito sa provision na ito. It further stated, and I quote, the vice president shall have a 5-year term and may be re-elected for another 5-year term, a maximum term for 2 consecutive 5-year terms. Further, in every presidential election, a vote for the president shall be a vote for the vice president, provided that both belong to the same political party. This is to encourage a strong party system. Actually, isang mainit-init na usapin din ito, no? Itong strong party system na ito. Tama nga naman, kumbaga package na, no? As long as magkasama, nagmula sa isang partido, itong presidente natin at saka vice-presidente, kung sino yung mananalong presidente, yun na rin yung ating magiging vice-presidente para maiwasan natin yung sitwasyon na hindi magkasundo yung dalawa. Kasi nangyayari yan, kakofi, kay Duterte nga lang at kay Robredo, nangyari yan, hindi magkasundo. So marami yung nasasayang na effort. So pasok din dyan sa provision na yan, no, na tandem voting, kakofi, no? Pero dapat galing ka sa same political party. Pero paano kung magkaiba yung pinanggalingan, do? Pero hindi naman ganoon ka magkaaway. Yun din ay kinakailangan himayin pa dito sa proposal na ito. Aside from modifying the fixed term for 2 highest posts in the country, Gonzales also proposed that the current 3-year term of members of the House of Representatives and local elected officials, except for those at the barangay level, be increased to 5-year term subject to 1 consecutive re-election. So, mula sa 3 years na termino, no, na panunungkulan ng ating mga halimbawa alkalde, no, ating mga councilor, itaas ito ng 5 years, pero pwede pa silang ma-re-elect ng isa pa, no, pero hanggang 2 beses lang na magkasunod. Kailangan mo muna magpahinga o tumakbo ka ng ibang posisyon, at saka bumalik ka na lang ulit sa posisyon na yon. Yan yung pinakasinasabi nitong proposal na ito. In the resolution, Gonzales did not include a change in the term of office of senators who are currently allowed to serve 2 consecutive terms. Pero 6 years kasi yan. So, equivalent to 12 years kakofi. Pwedeng manungkulan ang ating mga senador. And then, magpahinga lang yan ng 3 years. No? And then, pwede ulit siyang tumakbo. Walang problema sa senador eh. So, hindi yan masyadong big deal. Insufficient terms. According to Gonzales, the current term limit for the chief executive appears to be insufficient for the implementation of long-term programs and policies, especially as the country deals with the political and economic consequences of timely issues like the COVID-19 pandemic and the Russian war against Ukraine. Actually, medyo bitin nga naman itong 6 years kasi parang bumibuelo ka pa lang kakofi, no? And then, ito pa, parang may mga projects ka pa na gustong ipatupad pero limitado lamang yung panahon. So, maganda rin itong pag-aralan, no? Hindi naman ibig sabihin na sumasang-ayon na tayo dito sa proposal na yan. And again, dadaan pa yan sa mga komite, no? Marami pa po ang titingin dyan, marami pa po yung mag-aaral sa mga nilalaban ng provision na ito. Pagdedebatehan pa po yan at napakaraming consultation pa ang magaganap dyan bago ito maging isang ganap na batas. Pero tayo, a good start ito, kakofi, ha? Kung ito ay makakabuti para sa bansa natin, kasi halimbawa, no? Sa simpleng government agency lang, for example, no, tuwing magpapalit ang administrasyon, nahihinto yung ibang mga programa kasi hindi natin mawawala yan eh. May mga leader na itinatalaga dyan na gusto magkaroon ng legacy projects, no, parang hindi sa amin yan, bakit ko itutuloy yan, ganyan yung mindset. So sana yung magaganda ipagpatuloy, though nakikita natin kay BBM, no, mukhang ganyan yung kanyang magiging strategy kasi na-mention niya rin sa kanyang speeches. Kung maganda yung programa ni Duterte na sinimula, hindi ipagpatuloy ito. Pero hindi naman lahat kasi parehas mag-isip, no? Hindi katulad ni BBM mag-isip. So paano yung iba na medyo credit grabber, no? Ihinto lahat ng programa na yan kasi hindi yan sa atin. Kasi masama yan, may halong corruption, mga allegations nila dyan, etc. No? Sayang yung magagandang programa na ito. So kung magkakaroon ng enough period of time para ipatupad itong mga programa na ito, mas maigi, no? Kasi sa mga government agencies lang, malaking bagay ito. Pero again, subject for debate pa rin po yan, no?
kinakailangan pa po yan himayin ng ating mga mambabatas. Ano sa'yo mo dito ka, Coffee, ha? I-share mo naman ang iyong opinion dyan sa ating comment section. Sa tingin mo ba doable ito, no? Agree ka ba dito na ibaba sa 5 years yung termino ng ating presidente at vice-presidente, pero pwede naman siyang ma-re-elect? Akin, personally, no, ang taong bayan naman ang magdi-decision dyan, eh. Una, sa pagbabago ng ating saligang batas, magkakaroon ka ng plebiscite dyan, no? Tatanungin niya sila, magboboto yan sila, sasabihin nila yung side nila. That's one. Okay lang kahit mag-proceed na tayo sa stage na yan. Second, once na ma-approve itong provision na ito, maging batas na ito, no, o mabago na yung ating saligang batas, again, ang tao pa rin na magdi-decision dyan. Kung ayaw nila sa presidente na yan, edi huwag nyo nang i-re-elect, huwag nyo nang i-voto. Pero kung gusto nyo pa, again, demokrasya ito, karapatan ng taong bayan na pumili kung sino yung kanila magiging presidente. Kung gusto pa nila na si BBM, let's say yung maging presidente muli, no, walang problema dyan. Kasi ang taong bayan na magdi-decision dyan. Sa mga usapin na ito, hayaan natin ang taong bayan. Karapatan nila yan na pumili kung ano yung gusto nila. Hindi natin pwedeng alisin yan sa kanila dahil yan po, again, ay karapatan po nila. Hayaan natin na sila ang magdesisyon. Yan yung aking personal take on this issue, ha. Ikaw ka, Coffee, ano ang take mo dito? I-comment mo lang yan dyan sa ating comment box, no, para mabasa ng iba nating ka-Coffee. Samantala, yung mga nasa Facebook ka-Coffee, nanonood sa atin sa Facebook, pakiclike naman po itong video na ito, no, or follow or share na rin ito ka-Coffee. At kung ikaw naman ay nasa YouTube, click na lang po ng subscribe. At para notified ka, i-click mo na rin po yung notification icon. So dito muna nagtatapos itong ating short discussion on possible charter change under the administration of PBBM. Babay po sa inyo ka-Coffee at agkapitayon. Babay!